Hi, ako si Arnold, sa Paco Caregiver, at sa video na ito ay i-discuss ko po sa inyo kung paano gamitin ang oxygen, nasal oxygen. Ito po yung nilalagay sa ating mga pasyente kapag dependent po sila sa oxygen. Ayan. So, first nating kailangan gawin is preparation po muna tayo kung paano po gamitin po ito. Ito muna yung aking i-discuss sa inyo. So, kailangan ang ating kamay po ay malinis. Nakasanitize po yung ating kamay. Then, kailangan natin gumamit ng bago po nito para sa ating pasyente. At ito po yung nilalagay sa ilong. No? So, open po natin dito para makita po ninyo. Ito po ay nilalagay dito. Ito po yung nilalagay sa ilong. Kailangan hindi po naiirita yung pasyente pag nilagay po sa ilong ito. Dito naman po tayo sa oxygen. Ang oxygen po kailangan po may resita ng doktor. Sundin niyo po ang resita ng doktor. So open lang po natin itong itong gates po dito. Buksan lang po natin yan. Nire-resita po ng doktor kung gaano po kalakas yung oxygen na ibibigay po ninyo sa inyong pasyente. Dito po makikita yung oxygen, yung pressure na oxygen. Bubuksan nyo lang po yan. Pababa. Ayan. Nag-a-adjust po yung kanyang lakas ng oxygen. So, sarado ko na po. Dito naman po makikita yung gauge kung gaano karami ang laman ng inyong oxygen tank. Ito po ay nasa green at full pa po yung aking oxygen tank. Pag bumaba na po yan dito sa red, yan na po ay wala na pong laman yung inyong oxygen. So, yun lang po. Kailangan po comfortably po yung hose na nakalagay sa inyong pasyente. Hindi po nadadaganan dito sa likod. Ito po ay nakapatong sa tainga. Nakapatong po sa tainga ito. Tapos ito po yung isusuksok nyo. Ito po yung isusuksok ninyo sa ilong ng pasyente. May mga pagkatod na yung pasyente. Parang napapagod o parang nalulunod. Tanggalin niyo muna yung yung nasa ilong niya. Tapos sa kanya po ibalik po. Ayan. Kung paano naman po linisin yung hose na nilalagay po sa ilong niya, pwede niyo pong ibabad yun sa maligam-gam na tubig na mayroong sabon na walang amoy. Yung parang sabon ng sanggol yan. Walang amoy. Ibabad niyo po ng ilang minuto para matanggal po lahat ng mga pwedeng magbara doon. Kailangan po ay araw-araw po nililinis yung hose na nilalagay po sa ilong ng pasyente ninyo. Lagi niyo pong i-check yung hose. Baka may butas or natupi or marumi sa loob. Pwede pong palitan yan. Pinapalitan po yan every 2 weeks or as recommended by doctor. Pag-share na lang po ang video na ito para mas marami pong makapanood. Ang susunod ko pong i-discuss sa inyo ay yung isang uri po ng oxygen na sinasaksak po sa kuryente. Para makita nyo rin po yung pagkakaiba ng dalawa. Dito naman po tayo. Ito naman po yung sinasaksak sa kuryente. Ito naman po. Ito yung unang diniscuss ko sa inyo, yung oxygen tank. So, ito po ay sinasaksak sa kuryente. Ito po yung kanyang wire. Saksak sa kuryente po yan. At nandito pa rin yung hose niya para sa ilong. Ito po yung nilalagay sa ilong. Nakakonekta po yan dito. Nakakonekta po yan dito. At ito pong baso na ito ay nilalagyan po ng tubig. Malinis na tubig po. At least sa kalahating tubig lang po ang ilalagay po ninyo dyan. Pasensya na po kayo sa ingay dahil yung pasyente ko po ay medyo maingay. Dito po ay bubuksan po ninyo para matanggal nyo po itong baso at lalagay nyo po ito ng kalahating tubig. Dito naman po tayo. Ito naman po ang on and off. At makikita nyo po dito kung naka-power na po siya, kulay green. Pag may problema, kulay red po. Tatawag nyo po yan sa doktor. Ito naman po, mayroong plus at saka minus. Dito nyo po i-adjust kung gaano po kalakas yung pressure na i-resita po ng doktor. Mas mataas po pag plus, mas mahina po pagka minus. So I hope na nakatulong ang video na ito, lalong-lalo na sa mga kababayan ko na gustong pasukin ang industriya ng caregiving.
Pakisave na lang po ang video na ito at or pakishare na lang po sa inyong timeline. Maraming salamat po guys at see you on my next vlog.